Yo, what's up mga boss, mga paps? Welcome back sa YouTube channel natin, Moto Gallery Vlog. Ako na naman ulit ang inyong lingkod, Wabay Uno. Ngayong araw mga boss, magkakabit tayo ng CB Forge S1 na master brake pump. Yung isa para doon sa ating hydraulic clutch. Then yung sa kanan naman, yung ating brake master. Titanium siya mga boss, mga paps, no? Na 17mm. Bali, nabili ko siya mga boss, mga paps, ng 6,400 pesos. Nanggaling pa siya ng Santa Maria, Bulacan. Add pa ako ng, ano, ng shipping. Baya, ano siya, Tok Tok Rider. Yung shipping niya, nasa 229. Santa Maria, Bulacan to Cubao, Quezon City. Dashpad ko siyang in-order online. Then, yung araw na yun mismo, dumating din agad siya sa bahay namin. Bali, in-order ko siya kay Bob Scooter Trading. And yung Facebook page nila, meron din silang, ano, Shopee Store. So, paki-visit na lang kung gusto niyo mag-avail ng ganito, mag-order. Marami siyang mga freebies, saka napakadaling kausap. Saka napakabait niya mag-reply sa messenger. PM niyo lang si Boss Babs, Scooter Trading. So, pwede niyo bisitahin yung kanyang Facebook page. Marami pa siyang mga Racing Boy accessories na binibenta. Dapat black yung kukunin ko. Pag-alaman ko na sa RCB Forge S1 na to, na 17mm, titanium lang yung meron sila. Wala silang available na ibang color. Meron silang ibang kulay. Merong gold, black, red, then silver. Na ganitong design din pero 14mm. Eh, Idol, bakit nga ba 17mm ang kinuha mo? So, bakit 17mm yung kinuha natin, mga boss? So, yun, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Moto Gallery Vlog. Ano yung pagkakaiba ng 14mm sa 17mm? Kasi may nagtanong na rin sa akin yan, ang pagkakaiba nilang dalawa. Pagkakaiba ng 14mm kasi, ginawa siya para sa mga naka-single piston, naka-caliper, or 2-piston, 4-piston. So, saktong-sakto siya para sa mga ganong caliper, or stock na caliper ng mga Raider, or kahit anong motor pa man yan, pwedeng-pwede yung 14mm. So, itong pagkakaiba na itong 17mm na to, halimbawa, katulad sa akin, naka-dual caliper ako sa front, isang 4 piston sa kaliwa, 4 piston din sa kanan. Lumalabas 8 piston yung ginagamit kong caliper. Kung gagamitin ko 14mm lang, makukulangan yung ating brake system. Hindi ganoon kalakas yung quality ng preno. So ngayon, kailangan mo mag 17mm para sa mga naka-dual caliper, matataas na piston ng caliper, tulad ng mga big bike na dual caliper ready yung front. So yun, 17mm yung kailangan mo. Then, bukod sa 17mm na yon, kailangan din magpalit ng malaking fluid tank. So, ito, kung makikita ninyo dito sa screen, meron tayo ditong Brembo. Replica lang siya ng Brembo. Then, big size siya. So, ito, mabibili natin to sa Shopee Store. Kung gusto nyo bumili ng ganito, mga boss, ilalagay ko na lang yung link sa description. Ito yung itsura ng ating Brembo replica, brake fluid tank, na big size. Ito siya. Replica siya, pero makapal yung pagka-plastic niya. Meron na siyang nut dito, saka bolt. Then, merong mga tornilyo yung kanyang takip. Tapos, may rubber yan dito sa loob. Smoke black yung kinuha ko para same pa rin doon sa RCB natin. Na smoke black yung kulay ng brake fluid tank reservoir. Okay? Meron din tayo ditong ipoprovide na socket. Bali, ito yung nabili ko sa Lazada. 49 pesos ang isa. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description, sa baba. Male-female wire socket connector yung nabili ko. Kailangan ko lang talaga dito itong ano niya, male socket. Kumbaga, ito yung male socket, ito yung female socket, yung butas na ganyan. Bakit natin kailangan bumili nito? Kasi nga, para dito sa ating RCB Forge Master Brake Pump. Okay? So, mamaya papakita sa inyo. So, i-unbox na natin ito muna mga boss, mga paps, no? Moto Gallery Vlog. Okay, ngayon, i-unbox na natin ito mga boss, mga paps, no? Unahin natin itong nasa kaliwa ko. Ito yung hydraulic clutch na RCB Forge S1 Titanium Master Brake Pump na 17mm. Okay mga boss, mga paps, ito yung laman niya. Meron siyang kasamang free sticker na RCB. Ito yung kanyang manual, mga boss, mga paps, no? Hydraulic clutch. Ito, kaganda ng kanyang kulay. Ito naman yung kanyang bracket para dun sa brake fluid tank. Ito, yung kanyang banjo bolt. May kasama na rin washer. Ito naman yung kanyang brake fluid tank reservoir. Yan, RCB. So, mayroon siyang plastic dito. Smoke block siya. Maganda yung kanyang design. May kasama ng bolt and nut. Saka yung kanyang hose. Hydraulic switch.
Ito naman yung ating brake master, yung pang kanan. So tapos na tayo dito sa hydraulic clutch natin. Another sticker, then manual. Siyempre yung ating brake master. Yan, pang kanan na brake master. So yan, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya, titanium bracket para dun sa brake fluid tank. Yan, ito. Black din yung kulay. So yun, may kasama rin siyang nut and bolt, ang banjo bolt. Same din sa hydraulic clutch, may kasama din siyang hydraulic switch. Moto Gallery Vlog. Okay mga boss, kompleto na yung ating RCB Ford S1 Titanium na master brake pump, 17mm. Okay, ito na siya. Kompleto siya mga boss, mga paps. Shoutout kay Papa Eric, siya kasi yung nagbigay sa akin ng idea tungkol sa bagay na to. So salamat sa iyo Papa Eric, salamat sa iyo Master. Binigyan mo ko ng idea dito. So special shoutout sa iyo. Then mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Sa mga gusto mag-setup ng big tire concept, PM nyo lang si Papa Eric. Tutulungan kayo ng Rider Build Shop. Or pwede kayo mag-join sa Facebook page na Rider Build Pilipinas. Umpisa na natin to mga boss, mga paps. Ikakabit ko na to sa Rider 150 Fi ko. Let's go! Moto Gallery Vlog.
Ngayon mga boss, dito sa ating brake master, dito sa kanan, itong Brembo replica na fluid tank reservoir. Ito na yung kakapit natin. Bali ito, yung RCB na fluid tank, yung hose niya puputulan ko para kasi magkaiba sila ng style ng ano pagka bend dito. Yan, itong sa Brembo pa ganyan. So ito, itong RCB pa ganun. Itong hose na to na pile, yan ang kukunin ko. Kasi ito puputulin ko to. Moto Gallery Vlog. Hindi ko na pinakita mga boss, mga paps, yung pagbiblit ng hydraulics natin para hindi na humaba pa yung ating video, no? So kung gusto nyo makita kung paano yung pagbiblit nito, walang pinagkaiba yan dun sa in-upload ko dating pagbiblit ng RCB na 2-piston. So ilalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyong mapanood. Hindi na rin ako masyadong nag-bleed dito mga boss, mga paps, dahil yung luma nating brake fluid, hindi naman siya masyadong nabawasan. So kung makikita nyo dito sa video, naglagay tayo ng bagong brake fluid, di ba? So pagkalagay ko ng brake fluid nyan, then pagka bomba ko ng ng brake lever saka ng ating hydraulic clutch, hindi na ako masyadong nag-bleed ng matagal, gumana na kagad yung ating preno. Then pati yung ating clutch dito, gumana kagad siya ng mabilis na hindi na nag-bleed ng matagal. Moto Gallery Vlog. Okay mga boss, testing natin kung gumagana yung ating clutch. 'Di ba, naglagay tayo ng male socket doon sa ating hydraulic switch. Tingnan natin kung gumagana. Kailangan kapag naka-premera yung ating motor, tapos pinindot natin yung clutch, dapat mag-i-start siya. So testing muna natin kung nag-i-start yung motor natin, naka neutral. Okay. So gumagana yung ating push start. Ngayon naman mga boss, testing natin yung clutch natin. Kailangan to kapag naka primera tayo or segunda, namatayan tayo ng motor, then pinindot natin yung clutch, pinindot natin yung push start, kailangan i-start siya. So testing natin siya mga boss. Okay, start natin yung motor natin. So magdadagdag ako ng gear, lalagay ko sa fresh gear yung motor. So yung clutch, pindutin natin. So ngayon, i-off natin siya. Bibitawan ko yung clutch. Malalaman natin na tama yung kinabit nating connector kanina sa may hydraulic switch. Kapag ginamit natin yung clutch, then pinindot natin yung push start ng naka first or second gear, kailangan i-start siya gagana. So kapag gumana siya,
Ibig sabihin tama yung kabit natin ng ating male-female connector. Okay? Nakalagay siya sa ano, di ba? Sa primera. Yan, so naka-push gear tayo. Hindi aandar yung motor natin kahit anong push start natin. So kailangan gamitin natin yung clutch. Okay? So dapat gagana siya kung tama yung kabit natin ng connector. Okay? Hawak ko na yung clutch natin, mga boss. Then pipindutin ko yung push start. So ayun, gumana siya, mga boss, no? Okay? Tignan naman natin yung ating taillight kung gagana. Diba naglagay din tayo ng male-female socket connector dito sa brake master natin. Gawa nang meron nga itong kasamang hydraulic switch, yung nabili nating RCB. So kailangan gagana yung taillight natin kapag hinawakan natin yung preno. Kumbaga yung handbrake natin, pag hinandbrake natin siya, iilaw yung taillight. So kapag umilaw yun, ibig sabihin tama yung connection ng ating mga connector. Okay, so testing natin, mga boss. Moto Gallery Vlog. Saan patag man niya nandoon sa napakataas, hindi naman sa nagpapakahari ng daan, gusto lang lakbayin ang bawat sulok ng Pinas. Kahit isang nadapa at sumemplang ang buhay, pili tumayo sa layo ng biyahe na gustong marating na kayo ang kasama. Babiyahe tayo patakas mga kamotorista sa bawat malikay na gawa, malikay na gawa. Alaga na subok, gagandaan yung motor at magagawang ayusin dito ay walang palyado. Moto Gallery Vlog, motor dito mong panalo kasi bukod doon ay meron pang matututunan. Yun ay ang magkawang gawa sa inyong mga kabumala. Iwang trahedya sa amin, dehinsyang problema, tutulong hanggang kaya ganyan ang pag-arangkada.